Pebrero 15, alas 10:30 ng umaga, tinambangan ng bagong hukbong bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command ng probinsya ng Sorsogon ang isang platoon ng Scout Ranger sa ilalim ng 3rd Scout Ranger Battalion na nag-ooperasyon sa Barangay Tungdol, bayan ng Erosin. Pinagkumbina ng mga pulang mandirigma ang epektibong paggamit ng mga command detonated na eksplosibo at kasanayan sa pag-snipe, kung kaya't matinding pinsala ang tinamo ng mga Scout Ranger. Pito ang kumpirmadong napaslang on the spot sa panig ng mga militar. Nadagdagan pa ito nang ang ibang sugatan sa panig nila ay tuluyan nang namatay. Batay mismo sa ulat ng taong baring nakasaksi sa insidente, 12 bangkay ng mga militar ang kinuha ng truck at dinala sa malapit na detachment ng Scout Ranger sa Barangay San Isidro, bayan ng Bulan. Ang mga sugatan sa panig nila ay isinakay sa 2 helicopter. Patulak na yan, patulak na yan. Wala ni anumang pinsala sa hanay ng mga pulang mandirigma. Ligtas at mabilis na nakaatras ang unit ng bagong hukbong bayan na nagsagawa ng pananambang. Ang nasabing tropa ng Scout Ranger ay nagsimulang mag-operasyon mula pa Pebrero 6. Bahagi ito ng kanilang clearing operation sa mga eryang binabalak paglunsara ng ehersisyong militar sa ilalim ng Balikatan. Kinumpirma ng mga taong baryo na may kasabay na 4 na Amerikanong sundalo ang mga nag-ooperasyong militar. Ayon mismo sa pahayag ng 3rd Scout Ranger Battalion, sila ang magsisilbing security force ng binabalak na magkasanib na ehersisyong militar ng mga sundalong Pilipino at tropang Amerikano. Target ng Balikatan sa Sorsogon ang mga bayan ng Erosin at Huban, kung kaya't patuloy na tumitindi ang militarisasyon sa probinsya, lalo na sa mga nasabing bayan. Ayon pa sa tagapagsalita ng Celso Minguez Command na si Kasamang Samuel Guerrero, handa ang pulang hukbo sa probinsya ng Sorsogon upang bigwasan ang tropang militar ng reaksyonaryong gobyerno at ang tropang Amerikano na kalahok sa ilulunsad na Balikatan. Handa ang hukbo na ipagtanggol ang pulang teritoryo nito. Ang paglulunsad ng pagsasanay militar sa mga sonang gerilya na kasabay ang mga sundalong Amerikano ay tinuturing na pananalakay ng isang dayuhang puwersa laban sa revolusyonaryong kilusan at baseng masa nito. Batay sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, maglulunsad ng mga pagsasanay sa kontra-gerilya ang mga puwersang kalahok sa nasabing ehersisyong militar.